Para sa iba naman, ang mahalaga ay ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at wala nang halaga ang gagawin ng mga Kristiyano. Ayon sa tradisyon na isulat ni San Juan ang mga sulat na ito sa Efeso, nang siya ay magbalik mula sa pagkakapalayas sa Patmos noong 95-96. Ang istruktura ng sulat ay nagpapatibay na ito ay sinulat ng ika-apat na ebanghelista. May pagkakatulad ang estilo. Istruktura ang mga paririrala, pananalita at mga idea. Mababasa din sa mga sulat at ebanghelyo ang isinilang mula sa Diyos. Mula sa Diyos, manahan sa Diyos, manahan sa katotohanan, sa mga tao din. Mababasa din sa mga sulat ng at ebanghelyo, isinilang mula sa Diyos, mula sa Diyos. Isinilang mula sa Diyos, manahan sa Diyos, manahan sa katotohanan. Sa mga ito din mababasa ang mga thesis. Ilaw, karimlan, katotohanan, kasinungalingan, pag-ibig, pagkasuklam, kamatayan, buhay, Diyos, demonyo, pagiging matuwid, kasalanan. Mayroon ding mga magkakaparehong tema ng doktrina. Si Kristo sa salita, 1:1-1:1. Tanging anak, 1:4:9-1:16, ang manliligtas ng mundo. 1:4:42, ang realidad ng pagkakatawang tao, paunang salita ng sulat at ng ebanghelyo, kapangyarihan ng matatanggal ng kasalanan. 1:3:5-1:29. Ang umpisa ng Kristiyanong buhay ay ang pagdadaan mula sa kamatayan patungong buhay. 1:3:14, 1:5:24 o sa pagkakapanganak mula sa Diyos. 1:3:9, 4:7, 5:4, 1:13, 3:3. At dumating para magbigay ng buhay. 1:5:12, 1:3:36. At ang gaya nito, ang tagapagsunod ni Kristo ay dapat na sumunod sa kanyang salita. 1:12:5, 1:14:29-23 at sumunod sa ehemplo ni Kristo. 1:12:6, 1:13:15 at pagmamahal sa kapwa. 1:11:34 ang tinatawag na bagong kautusan. 1:12:7-8:13:34 walang partikular na sinusulatan ang sulat na ito tulad ng ilang mga sulat na bagong tipan. Maliban sa mga sulat sa mga Hebreo at maaaring pinaikot sa Kristiyanong komunidad, malamang din ay sulat ito sa mga Inglesya sa mga pinamumunuan sa Asia Minor na nabanggit sa pagpapahayag 2
hanggang 3 mula sa Kenyan lugar sa Efeso.